So yun mga ka, let's go! Welcome back sa aking YouTube channel, and kung bago ko pa lang si channel ko, please click like and subscribe and hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos and tutorial na gagawin ko. So for today's vlog mga ka, let's go! Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng gorion na gawa sa tingting, and mga ka, let's go! And tuturuan ko kayo ng tips kung paano gumawa ng mas mabilis, dali kayong matututo. So kung interesado ka, panoorin mo yung video na to and sana marami kang makuha tips mga ka, let's go. Big shout out kay Renzel Giro Sumulong, ayan mga ka, let's go. So shout out sa iyo kaibigan, and stay connected sa ating channel. Without further ado, simulan na natin ang ating tutorial ng ating gorion na gawa sa walis tingting. Ayan mga ka, let's go, tara. So first step mga ka, let's go, para mas maayos yung paggawa natin, madali kayong makagawa, kailangan nyo lang ng dalawang tingting na yun yung pinaka magiging patindig nyo para medyo matibay yung saranggola natin. Yun yung unang-una nating steps sa first step natin. So, kukuha tayo ng dalawa. Ito na yung nakuha natin na dalawa. Pag napagpantay na natin, kukuha lang tayo ng sinulid, tapos sali na natin siya sa dalawang kabilaan niya. Ayan. Let's go. Kailangan lang natin itali sa dalawang dulo siya. Kailangan lang natin pagkapitin. So ito na siya mga, let's go. Okay na siya, dalawa. Dalawang pinagdikit nating tingting. And then kukuha tayo naman ng apat na tingting mga, let's go. Ayan ang apat na tingting. And then huhubugin natin siya ng ganito. Ayan. Ganyan mga, let's go. Yung gagawin natin. Ayan. Huhubugin natin ng ganyan para magkakapantay siya. Dito, papantayin natin siya. Puputulin natin sa dulo para pare-pareho sila ng sukat. Ayan. So, ito na siya mga ka, let's go. Apat. Then, dalawa-dalawa, pagtataliin natin sa dalawang dulo. Ayan. So, ganyan yung gagawin natin sa bawat kinuha natin. Ayan. Ayan yung pangalawa, dalawang pair, ganun din. Ayan. So, susukatin lang natin dito. Pinupi natin. Ayan. Ayan. So, okay na siya. So, okay na yung dalawa natin. Ayan. Magawa na tayo ng dalawang hubog. Then, kukunin natin yung patindig natin. Ayan. So, ganito yung mangyayari. Ayan. Dito siya sa taas, yung isa. Tapos, dito yung isa sa baba. Ayan. So, ganyan yung mangyayari sa kanya mga. Let's go. Itong isa, dito natin itatali sa ibabaw. So, lagyan lang natin dito ng lagpas yung mga kalahating dangkal. Ayan. Tapos, tatali na natin dito yung ating unang pinakahubog. Okay, sa pinaka ibabaw niya. Ayan mga, let's go. Dito. So, dito tatali na rin natin siya. Make sure lang napantay yung dalawang pagkakalagay natin sa gitna dito, para madali natin siyang itali. So mga ka, let's go, natali na natin. And then next natin, yung dalawang dulo niya, pagtataliin natin ng ganyan. Pwede nyo siyang pagtaliin yung dalawang dulo, and pwede nyo namang lagay lang ng tali dito. Pero yung gagawin natin, mas madali. Itatali natin siya dito sa dalawang dulo. Ayan. So, ganyan yung ginagawa sa amin kasi. Yung mga kadalasan ng mga ganitong dulo niya yung ginagawa maliliit. So, patusok yung pinakadulo niya. Ayan. Tingnan natin siya dito. Yung isa. Dito. So, ganito kasi kadalasan yung style lang goryo ng mga ganitong maliliit. Yung dulo ay patusok. Ayan mga ka, let's go. So, kakaiba itong gagawin natin. So, yun na siya mga ka, let's go. Makikita nyo. Natali na natin yung dalawang dulo. Tapos, kukuha naman tayo ng dalawang maliit na tingting. Kumuha tayo ng dalawang maliit na tingting mga ka, let's go. Tapos, dito natin siya susukatin. Ayan. Sa pinakaulo niya mga ka, let's go. So, dito. Susukatin natin dito siya. Then, puputulin natin siya. Ganyan, ayan. Siya ilalagay. Ganyan siya. Ayan. So, yun yung pinakaulo niya. Ang tatali lang natin dito, tsaka dito sa dalawang gilid. So, kaya pinaiksiyan natin and sinukat natin para hindi tayo mahirapan kapag itinatali na natin, para yung dulo-dulo na lang yung ating puputulin. Ayan. Tapos, yung dalawang dulo, tatali lang natin. Ayan, mga ka, let's go. Dito natin tatali. Ayan.
Tapos, yung kabila naman, tatalihan din natin dito sa kabila. So, yan na siya mga let's go. Natali na natin. And meron tayo sa pinakaulo niya. So, next natin, ito sa baba, kukuha naman tayo ng dalawang ting-ting mga let's go. Dalawa ulit. And so, dalawa yung kinuha natin. And uhubugin natin siya ganun. Ayan, malambot lang ulit. Ayan. Tapos, puputulin natin siya sa dalawang dulo. Make sure lang na magkasing haba siya mga let's go. Ayan. Tapos, pagtataliin natin siya ng dalawa, ayan dito, okay lang din natin. Same lang din dun sa paggawa natin ng hubo, pero mas maiksi siya. Dito natin siya ilalagay sa pinakababa. Ayan, dito mga ka-let's go. Ayan, so dito, ayan, ganyan. Tatali na natin siya dito. Ayan. Ito yung pinaka ano, mabilis na way ng paglalagay dito sa baba. Yung para pinakapwet ng saranggola natin. Ayan. So ito yung pinaka madaling style. Ayan. Ayan, tatali. So ayan mga let's go, natali na natin. And then, ang last natin gagawin, ito, dito natin siya ikakapit. Ayan, tapos yung isa dito din. Ayan, so ganyan yung magiging style niya mga let's go. Ayan, so itatali na natin siya sa magkabilang dulo. So dito lang yung isa, tapos dito yung isa sa kabila. Tali na natin siya dito sa kabilang dulo. Ayan, so ayan mga let's go, ganyan. So yan yung pinaka ano natin sa pinaka baba niya. So yan mga let's go, tapos na ang ating guryon, ayan, na gawa sa ting-ting. So napakadali lang niya mga let's go. Ganito yung guryon sa amin na ganyan yung pinagginagawa. Tusok yung dulo, ayan. So para kakaiba naman, ayan mga let's go. Sana marami kayong nakuha ng tips dito mga let's go. And sana makatulong sa paggawa nyo rin ng mga saranggola na guryon na gawa sa ting-ting. And so sa part 2 or sa sunod natin, papabalitan natin yung ating saranggola kasi medyo mahaba-haba na to. So sa part 2 natin, papabalitan natin to at doon natin siya papaliparin. So ayan mga let's go, pabalat na lang yung kulang dito at pwedeng-pwede na natin paliparin. And sana marami talaga kayong nakuha ng tips dito. And comment down below kung ano yung mga suggestion nyo saranggola gagawin natin, kung kaya natin mga ka-let's go, at kung ano yung mga gusto nyong matutunan dito sa channel ko. So comment nyo lang mga ka-let's go. Yun lang siguro for this vlog. Thank you for watching and see you on our next saranggola vlog mga ka-let's go. Bye bye.